Hi! Maganda ko, promise! At syempre, alam ko na tayo pa niyo episode namin last week, di ba? Ngayon naman, gusto nila magkakasama sila. Eh, para magsasabay-sabay kami ng pag-uusap, hindi ho ba? Kaya, pinili ko muna, isa-isa muna sila. Saka ko pag-iisipan yung apat ulit sila. At ay mga kaibigan, walang iba kundi si Miss Charlie. Yung nakatrabaho nila ako sa Pira-pirasong Paraiso. Ayun. Siya po si Lola Amanda namin. Ayan. Yes. Yun ang totoo, di ba? Kamusta naman si Charlie? Masaya ako, Inay. Nakita tayo ngayon ulit. Actually, kagabi, di ba? Nung nakita tayo, nagulat ako nandun ka din, Inay. Oo nga eh. Ang saya natin, di ba? Opo. Kasi nakita mo, nagulat ako na nandun ka, Inay. Tapos hindi ko agad ikaw namukaan. Oo, kasi nagpapunta. Ang layo din. Opo. Tapos nagpa-short hair ka. Sabi mo sa akin, hey, Charlie! Oy, Charlie! Di ba tumalon ako sa upuan ko, Inay? Yun talaga yun. Ang saya-saya. Kaya nagkakagulatan kami. Sino ba talaga si Charlie Dizon nung hindi ka pa pumapasok sa showbiz? Okay, Inay. Ang pangalan ko talaga, April Matienzo. Ay, talaga? Alayo, di ba? Oo nga eh. Kasi April ako pinanganak. So, you mean April? So, siguro naisip ng nanay ko na, ayun, April Rose, yun po yung pangalan ko. Maganda. Talaga. Maganda, oh, April Rose. Tapos, Nay, nung pumasok ko sa showbiz, syempre parang hindi masyado ma-recall yung April Matienzo. Parang ang hirap. Mm-mm. So, kaya nag-decide po sila, Ma'am Charo, na palitan yung name ko. Ayun. Opo, kaya naging maganda Charlie. Maganda nga, Charlie. Opo, tapos pinabili Charlie. Niya po ako talaga na ano bang gusto ko. So, sanabi ko na gusto ko unisex sana. Lumabas din yung Joey, tapos naging Charlie. So, Charlie na po yung napili. Si Mr. M din, nagustuhan niya yung Charlie, kaya naging Charlie din po. Para kasi nga, Charlie's Angels. Oh. Hindi ba, Charlie? Cute pa din. Diba? Oh. Paano ka nagsimula sa pag-artista? Way back. Nag-audition po ako sa Korea. Tapos, gusto ko talaga maging K-pop star dati. Talaga? As in, yung sa girl group talaga, Inay, yung ganun. Tapos, as in, pinag-novena ko yun. Yung sabi ko sana may magpa-audition dito na entertainment agency from Korea. Kasi parang ganun lang yung chance dati eh. Tapos, kung hindi ganun, magsisend ka ng video mo ng audition. Tapos, kung swinerte ka, pamamasahihan ka nila, tapos dadaling ka nila sa Korea, magte-training ka, parang ganun. Kasi nagno-novena ako na yun, kay St. Jude. Kasi siya yun sa Impossible Cases. Impossible Cases. Feeling ko impossible yun eh, kasi wala naman nagpapa-audition dito sa Pilipinas nung time na yun. Ayun na, may nagpa-audition talaga, tapos yun, nakuha ako. E di parang nag-2 years ako doon na pabalik-balik. Pero 3 months kasi siya, tapos hindi siya tuloy-tuloy. Parang 3 months ka doon, tapos balik ka dito, tapos 3 months ulit, ganun siya. So parang in a span of 2 years. Tapos hindi siya natuloy dahil first case daw siya sa POEA. So parang sabi, hindi daw nagmamatch yung contract na trainee ako, pero yung contract ko is working. Kasi yun lang yung visa under entertainment. Uh-huh. So yun lang yung pwedeng kuning visa sa akin kung magte-training ako dun. So yun, hindi natuloy. So syempre, na-disappoint din yung parents ko kasi nag-stop ako mag-aral. Tapos gusto niya makatapos talaga ako, ganun. So nag-aral po ulit ako. Dito na lang ako sa Pilipinas. During na nag-aaral po ako ng college, sinabay ko na ulit sa Star Magic Workshop naman po. So, nag-public workshop po ako sa ABS. Yung magbabayad po wala talaga. Wala ka talagang dala. Talaga. Okay. Pero totoo, Inay. Pero gusto ko yung ano mo, yung guts. Yung drive mo. Yung drive, diba? At saka, Nay, sabi ko nga, no, nung nag-audition ako dun sa Korea, kasi hindi ako marunong umanta, hindi ako marunong sumayaw. Nung time na yun, ha, as in yung talagang feeling ko lang, gusto ko yun. Yung gusto ko talaga maging artista dun. So, gagawin ko lahat. Ganun yung feeling. So, nung pagdating talaga sa audition, Nay, true enough, para akong kabayo yung may focus na ganun talaga. Parang hindi ko nakikita yung mga kalaban ko, tapos gagawin ko lang talaga kung ano yung pagawa sa akin, ganun. Yun, pinakanta, pinasayaw ako. Actually, sabi nila hindi daw talent yung nawa sa akin nung time na yun. Willpower daw, Nay. Kasi nga, grabe daw yung willpower ko nung time na yun. So, tapos hanggang sa, yung sa ABS na po ulit, nag-ano po ako, workshop po ako ng public, tapos napili po ako ni Mr. M na mag-private workshop. Yung, syempre, makakalibre ka sa workshop, ganun, Nay. Tapos, ang tagal din, Nay, mga 4 years din bago ako na-launch ni Mr. M, yung ganun po. Kasi, di ba, every year may go-see ulit, ganun. Tapos, titingnan kung pwede ka sa project, yung mga ganun. So, after 4 years po ako nakuha. Tapos, sakto din nung time na yun, graduate na ako. So, sabi ko parang dininig yung dasal ng mami ko na makatapos muna ako bago ako mag-artista. Parang ganun. Pero maganda ang nangyari. Opo, maganda. Sabi saka ko, nakatapos ka, yun ang importante sa akin. Opo, natapos ko po yung Human Resource Management sa CSU. Ay, kami po dyan. Yan. Ako pa po saan yan. Saan yan? Ito po yung first
movie ko sa ABS. Nakasali po ako kay Kuya John Lloyd and Miss Sarah Geronimo. Eh, kamusta yung first film na yan ever? Yan yung project na una mong gumanap ka na. Tapos ka na sa mga workshop, tapos ka na sa audition. Galing ako commercial din nun, Nay. Tapos yun, nung pagpasok ko first movie. So, syempre, Nay, bagong-bago ako, di ko alam lahat. Yung blocking, yung camera, yung parang, may pwesto pala, may marker, yung mga ganun. Yung pag lumagpas ka sa marker, defocus na, yung mga ganyan. Hindi ka makikita. Hindi ko talaga alam yun, Nay. So, siguro, blessing talaga din na dun ako unang pinasok. Tapos, ang lines ko lang, Nay, Kuya. Line nga lang, Kuya. Kasi nga, literal yung line ko lagi. Para kalimbawa, makikita ko si John Lloyd, Kuya na happy, Kuya na sad. Laging ganun yung eksena namin. Magyayapakan kami, tapos aalis siya, ganun. Iba na din kapag yung may binigay niyo yung co-actors mo na emotion. So, syempre, kakabahan ka na lalo na habol ka yung ganun na yung feeling mo, diba? Kasi lalo na superstars talaga yung mga nakasama ko, Nay. Mabait silang lahat. Doon ko natutunan yung sistema na yun, babati ka sa lahat, makikisama ka sa lahat. Yung parang personal ako sa'yo talaga. Sinasabihan po kami na handlers namin na ganun talaga. Opo. Tama yun. Tapos yun, syempre dun mo matetest talaga, di ba? Yung kapag nasa actual situation ka na. So, dun ko po na, na feel yun, yung ganun na, babati ako, papakilala ko isa-isa, ganun. Tapos, pudpud ng uso mo pagka ganun. Saka mapakilala mo yung sarili mo. Ako po si Charlie. Ako si Charlie. Wala pa po. Siyempre, wala pang project noon, Nay. So, talagang wala. Hindi, sino ka? Ganun talaga yung dating, di ba? Layo pa ako, Nay. Pero talagang ako, masaya hindi, ako. Hindi, magaling ka, Naki. Mahusay ka, may mararating ka. Thank you, Nay. Oh, basta lahat ng magaling, may paglalagyan yan. Dagdagan pa natin yung kapal na mukha natin. Yung lakas ng loob. Oo, yun talaga siya. Lulunukin mo talaga yun, diba? Doon siya galing talaga. Katabaho mo na rin pala si Aga? Opo, sa 7 Sundays. Sa 7 Sundays po yun. Ay, kamusta naman sila katrabaho? Na-enjoy mo ba? Sobra, Nay. Kasi, Nay, ang nangyari noon, nung time na may 7 Sundays, yung taga-Korea, kinokontak ulit ako na kung gusto ko ulit mag-Korea. So, nahassle lang ako dati. Parang may trauma ako dati dahil di natuloy, ganyan. Oh. Pero parang in my heart, meron pa din. Yung parang gusto ko pa din na parang ganun. So, nag-send pa rin ako ng audition video na kumakanta, sumasayaw, ganun. Tapos, ang hiningi kong sign kay Lord, pag ako walang project pa dito sa Philippines, pupunta ang Korea talaga. Parang ganon. Tapos kinabukasan, Nay, tumawag si Nanay Nenet. May audition daw po kay Direk Hati Garcia Molina. Eh, syempre, kilala ko siya, Nay. Lahat ng pelikula niya, pinapanood ko talaga sa sinehan. So, di na-excite ako. Alam kong malaking project agad. Ang sinabi lang si Enrique Hill, yung kasama. Tapos, akala ko, Liz Ken movie, ganon. Tapos, yun pala, parang naghahanap sila ng love interest ni Ken. Parang ganon. Tapos, nung audition, biglang sabi ni Direk Hati, okay, bukas na kagad, shooting na, ganun. So, nag-shoot na po ako agad. Doon ko lang nalaman na kasama sila, Gamula, Christine Reyes, si Tito Ron, Ronaldo Valdez, lahat po sila. Doon ko lang na-meet. Tapos, yan, ang bait din po talaga ng lahat ng cast noon, yung 7 Sundays. Yung hindi nila pina-feel na bago ako. Tapos yung winelcome talaga nila ako. Tapos, sarap, no? Opo, Nay. Ang saya ng ganun. Tapos yun, baka nagkamali ako, natatawa na lang sila. Yung ganun lang. Yung parang never ko na feel na ginudge nila akong bago ako. Hindi mag-judge mga yun. Opo. Oo, mahuhusay yung mga yun. Tapos nung nag-mall show din po kami, alam nilang kabang-kaba ako lumabas. Si Ate Donita, Nay, pinag-pray over ako. ganun level kasi kabang-kaba talaga ako. So lahat sa lagman niyang pasahin na sana po, bigyan niyo siyang strength, nang kalabas siya dito, ganun talaga. Nakakatao pala yung experience mo. Uh-huh. At least hindi kayong natatakot or hindi, walang ganon, di ba? Natatakot ako, Nay, pero mas lalabanan ko yung takot. Yung mas ganon. Maganda yun. Opo. Maganda kasi yun. Parang mas nasasayaman. Kasi ang iba, pag natatakot, uuwi na ako. Ay, di ba ganon? Ay, walang mayayari pagka ganon. Opo. Ako naman, naiinisip ko lang, nandun ka na, bigay mo na lahat. Yung ganon lagi. Uh-huh. Pag nandyan ka na, huwag mo na ipapahiya sarili mo. Si Paolo Avelino po. Si Paolo yan? Opo. Yan yung picture namin sa fangirl. Oh, so fan ba yung ginagawa nyo? Ano ba yun? Fan ba yung fangirl? Yan ang pinaka-nahirapan din nahirapan po. Nahirapan ka? Opo, sobra. Kasi di ba yung audition ko po dyan ay biglaan din. Tapos, ang nangyari po, matagal na sila naghahanap ng fangirl. Tapos gusto nila kasi parang fresh face talaga, yung hindi pa halos nakikita. Yung wala pa yung exposure masyado, ganun. Sakto si Miss Isa Calzado, ni-refer po niya kasi naka-work ko siya sa Cinemalaya movie, yung Pandango sa Hukay. Nakausap niya yung producer ng fangirl, tapos sinabi na wala pa kaming fangirl, malapit na kami mag-shoot. So sinabi ni Miss Isa na try mo si Charlie, parang ganyan, na ipa-audition. Diba? Opo, ganun po yung nangyari. Tapos nung pagdating ko po
sa audition, nakita ko puro bata yung kasama ko, Nay. Gano'ng kabata yung bata? Kasi nga yung peg 16. Oo. Ganun, Nay. Tapos, edi puro bata talaga sila, Bel Mariano, ganun yung mga, sila-sila din yung nandun sa audition nung time na yun. Edi parang feeling ko, hala, hindi na naman to para sa akin. Kasi nga, bata talaga yung peg Nay eh. Ganun. Oo. Tapos sabi ko, parang mas para sa kanila talaga, ganun. So, nung nag-audition ako, parang hindi ako masyado kinabahan, yung ganun. Kasi parang alam mo na lang, parang ay, hindi naman ako kukunin. Oo, parang feeling ko lang, hindi ko na lang papahiya sarili ko, gagawin ko na lang anong iutos, ganun. So, ginawa ko naman, Nay. Tapos siguro sa sobrang naging casual sa akin, so tawa ako ng tawa after no audition, kasi parang niloko-loko nila ako dun. So, tawa lang kami ng tawa. Yun pala yung gusto nila, yung parang casual talaga, ganun. So, ako yung nakuha, Nay. Tapos, as in, nung araw na yun mismo, dun sinabi na ikaw na si fangirl, ganyan-ganyan, magsushoot na tayo. Laging ganun, Nay, yung laging biglaan yung nangyayari sa akin. Ganda. Opo. Tekin, ngayon naman, ginugulat ka naman. Opo, laging ginugulat diba? Maganda ko. Yun. Yung unang pumutok kasi pangalan mo doon sa fangirl, di ba? Inaasahan mo ba talagang yun ang kalalabasan? Pero parang hindi, no? Hindi ka umasa eh, hindi, di ba? Kasi kaya nga, na-relax ka pa eh. Opo. At saka na, kada project naman, di mo, di ba, pag ginagawa mo, hindi mo naman alam kung puputok siya or hindi. Oo, yung ganun. Totoo. Yung parang feeling mo lang, kailangan magampanan mo yung role ng mo. Tama. Ng tama, di ba? Yung magawa mo, wala kang pagsisisiyan dun sa ginawa mo, sa character mo, ganun. So ako, nung time na ginagawa yung fangirl, nung umpisa pa na, akala ko rom-com. So, ang layo pa na nung tema talaga. As in, ganun. Tapos, si Director Net kasi ginamit niya yung nag-method acting kami. So, parang sinabi niya talaga from the start na, yun, gagawin mo lahat ng sasabihin ko, ganyan. Tapos lahat to para sa ikabubuti talaga, magtiwala ka lang, ganun. So, yun, sinusunod ko lahat. Minetod talaga Nay, na, yun, kunwari fan lang ako, yung parang bawal ako sa tent ni Paolo, yung mga ganun. Pag bababa na si Paolo sa kotse, aalis na ako sa tent, yung ganun. Tapos di kami pinag-meet talaga. Until nung mga parang second, third phase na nung movie kasi pwede na kami mag-usap sa pelikula mismo. So, doon lang kami pwede na mag-chikahan pero slight-slight lang din kasi parang pinapa-maintain talaga yung awkwardness. Paano binago ng fangirl ang life mo? Sobrang Nay, kasi nung ipapalabas yung fangirl, hindi ko rin in-expect na pandemic, di ba? Nung nilabas siya. So, syempre, na-expect ko din sana first theatrical movie ko yun. Yung ganun. Tapos yung magpe-premiere night, ganyan. Diba? Yan masaya. Tapos, di ba, MMFF yun. So, may parade, yung ganun. Tapos, hindi lahat nangyari kasi nga pandemic. Pandemic. Tapos, trinay siya ilaban sa mga ibang bansa. Pero, hindi kami makalipad kasi nga pandemic. So, naka-close yung mga borders, ganyan. Grateful ako nakasali siya sa MMFF night. Kasi nung, kung di siya nakasali, baka hindi mapansin. Yung ganun. Tapos, pero naniniwala ako sa material namin na maganda. Pero malaking bagay din na nakapasok kami sa festival, tapos dun siya na-launch, di ba? Kasi walang theaters noon. Ayun po, simula po nun, nagkaka-projects na po ako, Nay. Halos nagsunod-sunod kaya din naman po yung projects. Kaya yung mga pinaghihirapan, may kapalit yung nakita mo. Totoo, Nay. Bongga, di ba? Yan. Nanalo ka pang best actress dito, di ba? Oo, Nay. Parang di mo chismis sa akin yan. Ayoko, Nay. Siyempre, ikaw yun. Wala ka ba? Kanina, ikwento mo sa akin yun. Kasi yung fangirl, dami na yung pinagdaanan ni Director Net talaga dyan. Si Director Net, apaka-generous niya nung dinedirect niya ako dyan sa fangirl. Yung in-include niya ako kahit pumili ng ano, yung CBB, OBB ng pelikula. Yung parang nagpa-compose siya ng music tapos pinapa-check din niya sa akin na ano sa tingin mo mas bagay, yung mga ganun. So, first time kong na-involve sa process nung paggawa ng pelikula. Sabi, di ba, ang goal niya, ilalaban niya sa ibang bansa, ganun. So, may mga, ano, nakakuha sa ibang bansa. Meron sa Estonia, meron sa Tokyo Film Fest, ganun. Sa nangyari sa Estonia, meron kaming flight dapat. Pandemic nun, Inay. So, mahigpit talaga. Sobrang higpit. Yung flight namin, in-offload kami. Kasi daw, biglang sabi daw dun sa Estonia, hindi pa rin daw pwede. Pero, official delegates kami from Philippines. Meron talaga kaming letter from the ambassador, yung mga ganun. Hindi, in-offload talaga kami ng airline. Ayaw talaga, ganyan. Kasi ayaw daw nila mag-risk. Parang ganyan. So, di kami natuloy. Tapos, ang lungkot-lungkot namin ni Director Net nung time na yon. Kasi, siyempre. Nay, para kami nalugin. Nasaraduhan kami ng airport. Labas kami, dala namin maleta namin. Yung parang pelikula. Nakaupo kami dun sa gutter. Tapos, tulalang-tulala kami na ano ba nangyari? Ba't di tayo nakasakay? Yung parang ganyan. Gusto lang naman namin na ma-celebrate yung fangirl, diba? Tapos, di sabi ko kay Director Net nun, naniniwala ako, hindi lang ito yun.
Yung parang imposibleng puro talo, yung parang ganoon. May malalating yun. Oo, kasi nung time na yun, nilaban niya sa isa pang festival, eh yun yung gusto niyang festival, tapos hindi nakapasok. So parang na-disappoint din siya. So sabi ko noon, hindi, imposible talagang puro patalo yung nangyayari. May mangyayari dito. May mangyayari maganda. Ko siya. So yun, nung nanalo po kami, edi ang dami, napala nunan kahit si director nalalo? Sa MMFF po. Ah, doon na. Oo. Tapos, may awards na eh, pero Zoom lang. Napag-usapan na doon kami lahat sa bahay ni Director Net para doon na ano, pag nag-announce sama-sama kami. Ganun. So, syempre na in-announce na lahat, diba? Best picture, best ganyan, yung mga ganun. So, nanalo yung fangirl. Tapos last na yung best actress. Hindi kabang-kaba na ako kasi talaga, hala, hindi ako nag-expect talaga. Ayoko na. Kasi na sobrang ang... Pero nakakatakot, diba? Kilabot. At saka grabe yung mga, ano, yung mga nominees noon na eh. Sobrang, ano talaga, all praises sa kanila. Iba talaga. So, feeling ko wala, walang panama. Bagong-bago, yung ganun. Tapos hanggang sa kinabahan na rin sila kasi parang hindi nga ako mananalo. Parang ganyan yung feeling. Tapos nanalo na rin si Paolo Avellino kasi last na yung best actress, ganun. Tapos yun, nung sinabi pa lang nung announcer na ganyan kasi Charlie, di ba? So pag sabi niya ganyan, tumalon na kami agad. Alam ko nang ako yun. Tapos nagtanunan na kami talaga. Exciting yun. Post ka naman dito. Opo, eto po yung next na lumabas, yung Four Sisters Before the Wedding. Sa Four Sisters, you had one of the most iconic roles. Opo, si Teddy Salazar po. So, syempre ang gumanap po before si Miss Tony Gonzaga. Kami po kasi prequel. Tapos, so parang ang dating, kami yung batang version nila. Ganun po. So, yung Four Sisters and the Wedding, sila Tony yung gumanap. Ako po yung gumanap sa Teddy Salazar, yung kay Miss Tony Gonzaga. Eh, dati din po, nung pinapanood ko yan sa sinihan, siya yung favorite ko, si Miss Tony, yung kay si Teddy Salazar. Tapos, nakaka-relate kasi kaming magkakapatid kasi Four Sisters talaga kami inay. Ah, okay. Siyempre na, yung PPP sisters ko po. Ayan. Diba? Ayan sila, Kailan lang po yan, Nay, nung birthday ni Alexa? Tsaka close sila, alam mo? Opo. Alam niyo yung samahan nila doon, para sila magkakapatid. Mm-hmm. Nakita ko yung ano ninyo. Ang ganda. Opo. Gusto ko yun. Ako, pinaka, ano, feeling ko yun yung pinaka blessing din ng show sa akin na magkakasundo kami. Magkasundo kayo, diba? Wala kayong walang, ano. Walang nagka-issue. Walang primadonna. Walang ganda. Nakita ko naman. As in, nag-jive lang talaga, Nay. Oo, ang ganda. Ang galing. Kasi nung look test pa lang, first time, diba? So, syempre medyo dun yung kapaan. Pero, ang ano dyan, si Loisa kasi, naka-work ko na sa ASAP. Tapos si Alexa, naka-work ko na sa Four Sisters. Si Elise yung hindi pa talaga. Ah. Pero may interaction din kami dati sa ASAP na, parang pinaupo niya ako sa upuan. Parang ganun. Kasi nakita niya ngawit na ako sa heels ko. Tapos sabi niya, halika, upo ka. So maganda yung first interaction din namin ni Elise. Kaya nung nakita-kita sa look test, parang nag-jive na lang agad lahat na mabait lahat. Ganun. Tapos nagtuloy-tuloy na pagdating sa taping, parang pag may kulang na isa, naghahanapan. Talaga. Opo. Wala, magkakapatid talaga kayo. Tsaka kahit na hindi kayo pagsamahin muli na apat kayo. Opo, close parang ka rin. Parang sa akin, close pa rin kayo. Huwag yung ano yun na. Opo, naibihira na. Huwag yung stop yun. Opo. Maganda yun. Ngayon na yun, may group kami. Tapos lahat ng update pa rin nandun. Ando pa rin. Opo, minsan nga, tipong, hey guys, saan kayo ngayon? Sa bahay lang ako. Literal, ganun lang kasimple yung mga usapan. Pero at least lang updated kami sa buhay. Kwenta mo pa, ano yung pinaka, hindi mo malilimutang memory with each of them? Si... Unahin mo muna si ano? Hillary. Ah, si Elise. Ayan, sabi ko nga inay, first interaction namin ni Elise sa ASAP. Tapos, nagka-work kami sa Pera-Pera, so, diba? Tapos, nung una po, bihira ko siya maka-eksena kasi dun siya sa bahay nila Loisa. Tapos, yung umpisa kasi nung season, si Loisa yung nakatira po sa bahay ko, diba? So, kami yung lagi magka-eksena. Tapos, until, nung may eksena na kami ni Elise na... siya na yung nagpapanggap na Amy, di ba? So parang siya na yung pupunta sa bahay ko. Tapos, ate, maniwala ka, ako si Amy, ganyan-ganyan. And noong time, naiiyak siya, ganyan. Tapos biglang nag-share sa akin si Elise inay. As in, yung bigla na lang ako kinuha sa gilid. Tapos nag-share-share na lang siya bigla. Tapos ako parang, ala, baka naririnig ng lahat. Kasi nga, nakalapin. Tapos yun talaga, okay ka lang. Yung kinakalma ko rin siya, wag masyado. Kasi nga, naririnig tayo ng lahat. Yung parang ganyan. Tapos nag-share siya. Siguro kasi nga, para mas ma-recall niya, maiyak siya. Diba, makakatulong na. Tapos yun, dun kami first naging close ni Elise. Yung parang, hinila pa niya ako sa labas ng tent. Sa labas kami na, nasa monoblock. Tapos nagkwento na siya ng madami talaga, ganun. Eh si Lola. Ay, Lola. Hindi yung maso ko yun. Hindi ko na isama kasi. Pakakain lang niya. Eh si Lois.
Nakakasama ko si Loisa sa ano ASAP. Kasi nung bago pa lang din po ako, halimbawa may performance sa ASAP, si Loisa yung lagi kong kaprod. So it's either kaming dalawa lagi mag-showdown, may ganun. So si Loisa, nakakachikahan ko na sa ASAP na eh. Halimbawa, nagre-rehearsal, kami yung laging pagagalitan na maingay. Kasi nga, chikahan kami ng chikahan. Tapos halimbawa, nagtuturo na ng steps. Kami, nandun pa rin ni Loisa, nagchichismisan kami pareho. So close na kami ni Loisa din, bago pa kami nag-ano. If I may say na, napakaganda pala ng pinagdaan. At least hindi ginawa ni Lord na mahirap. Opo, Nay. Diba? Mahirap in a way na parang, paano ba? Paano, paano? Laging ikaw yung makaka-discover na lang, paano, diba? Tutulungan mo din yung sarili mo. Di rin siya naging madali, pero grateful ako na yung mga nadaanan ko rin na tao, mababait yun na yun. Yung nga, sinasabi ko, lahat ng nakatulong talaga. Opo. Tsaka alam mo, whether it's good or bad, it's still an experience. Yes. Di ba? Oh, and I don't think mapupunta tayo sa ganitong situation ng life natin ngayon na nandito tayo kung hindi natin experience yun. Yes, totoo po yun. Kasi nahinahala ko din, may rason lahat. Opo. Eh. At saka may sagot lahat ng tanong. Yes, totoo yun, Nay. Si Alexa na yung nakasama ko sa Four Sisters. Simula po nun, naging kaklose ko na rin talaga si Alexa. Pero mas maging malalim po dito sa Pirapiraso. Kasi nung Four Sisters, siniwalay siya ng room sa amin. Kasi pandemic pa nun, Nay. Tapos may isa siyang teleserye pa na ginagawa. So bawal siya masyado interact, gano'n. Pero nung dito na sa Pirapiraso, syempre lagi rin siya namin kasama. Tapos, mas naging, ano eh, Lucy Alex eh. Nung mas palatawa siya ngayon. Pinakamasarap kahit magdadrama kayo. Basta yung grupo nyo, happy. Totoo po yun, Nay. Malaking bagay, magaang. Nay. Oh. Magaang. Eh, ako naman. Nay, may kwento ako sa'yo talaga. Kasi nung first time ka namin nakasama. Eh di syempre lahat kami binawarningan na si Nay Maria, papasok na, ganyan-ganyan. Kasi ganyan. Lahat sinasabi na. So, sinabi talaga nung day na yun na nauna pa sa inyo si Nay Maria. Ganyan. Kasi Nay naman ang aga mo dumating talaga eh. Hindi maaga talaga sobra dumating. Maaga talaga ako dumating. Opo, Nay. Tapos naka-makeup na. Opo. Naalala ko, Nay, parang 11 pa yung call time mo. Nandun ka ng 7. Tapos kami, ang call time namin 8. So, hindi namin expect na mas maaga ka pa rin dadating sa amin talaga. Kasi kami yung unang kukunan din nun eh. Tapos sabi namin, aga ni Inay, akala ko 11 pa siya, parang ganyan. Tapos edi, syempre, di ba, Nay, bumati kami lahat, ganyan. Tapos, Nay, ang nangyari, nung first exaya na natin, first pagkikita natin, nagpapasok ka sa office. Tapos, ang sabi daw, ano, kailangan, parang na-realize mong lola mo to, pero may galit ka. So, gusto ni Direk din na aabot sa maluluha, ganyan. Tapos na yun, nakita kita, parating ka pa lang, eh di pa rehearsal. Uh-oh. So sabi ko, itatry ko na sa rehearsal to kung maiiyak ako. Parang ganyan na. Pagpasok mo pa na ako rehearsal, eh wala, umatras yung luha ko talaga. Kasi umaatras talaga yung parang, wala, iiyak mo yan. Ayaw talaga lumabas. Tapos di ka bang kaba na kasi rehearsal pa lang. Yan na yung sabi ko, wala, hindi ko magkababa na sa take yung gano'n. Di ba, usually mental naman din talaga acting, di ba? Yung para yung nuances mo, yung inner monologue mo, ganyan. So ako, nung nakita kita na, ang naghalo sa utak ko, lola ko to. Pero ang naghahalo, hindi si Diamond Star to. As in, ganun talaga yung iniisip ko, Nay. Si Maricel Soriano na itong nasa harap ko. As in, ganun. Hindi ah. Nako, Nay. Biruruan na kita. Opo, Nay. After na. Pero talaga nung time yung iba yung presence mo eh. Tapos yung, eh di after na no rehearsal, nag-CR ako, Nay. Sabi ni Derek Raymond, sige, ay, CR na CR. Naasar nila ako. Kanakabahan ka. No, ginagano nila. Sabi ko, opo. Pag CR ko, Nay, doon ko naiyak. Iniyak ko talaga muna bago tayo nag-eksena. Talaga? Oo, iniyak ko muna kasi nagpa-palpitate ako. Yung kinakabahan ako masyado, feeling ko wala akong maramdaman inside. Ganun. So, iniyak ko muna. Parang binuga ko doon. Tapos medyo relax na ako. Doon lang ako ulit bumalik sa inyo. Tapos yun, nagawa naman natin yung eksena, Nay. Kaya buti na lang. Oo, magaling siya. Hindi, Nay, kasi diba nung time na yun si Ate Nikki, sinabi niya sa'yo na, Nay, kanina pa siya namumblema. Kabangka ba siya sa'yo? Kaya... Saan ka siya din? Oo, pero siya din. Ay, maano ako sa'yo kasi ngayon lang tayo talaga gumawa. Ngayon lang tayo nagkaka-eksena, di ba? O eh, ano naman ang gusto mong gawin ko sa akin, sarili? Kunyari, wala akong nakikita, gano'n. Kaya... Sabi niya, hindi naman gano'n. Eh, totoo kasi. Pero si Nikki nakaka-aliw din siya kasama. Opo. Nakaka-aliw din siya. Mag-e-enjoy ka sa kanya. Sinabi sa'yo ni Ate Nikki yun, di kinalma mo ako, di ba? Yakap-yakap mo ako nun, Nay. So, dun ako medyo okay, kaya na to, gano'n. So, yun po, kaya na-push natin yung eksena, Nay. Pero yun yung goal ko nun, huwag ako magkamali kay Diamond Star, nakakahiya. Kasi nga, ay, ano ka ba? First hindi, impression ano? Yun, Nay, no? Nakakahiya. Ano ka ba? Ang husay-husay mo kaya. Ay, thank you, Nay. Oo, sinasabi ko yun, pag umuwi na ako, alam mo, ang gagaling nila lahat.
Pero Diyos ko, nakakaloka sila, no? Parang mga disuse. O, pag sabi, parang ito, si Pusboton to eh. Itong tawag ko dito, ay naiyak kayo na si Pusboton. Si Pusboton, yung pag ginala mo lang, books. Bumababa na agad yung luha. Pero gabi. Saka ang gaganda. Magagaling na, magaganda pa. Si Kayla. Si Kayla Estrada. Describe nyo nga yung friendship nyo ni Kayla. Si Kayla po, ay naka-work ko siya noon sa viral scandal. So, yun po yung first teleserye ko din. Parang ako yung nag-lead, ganun. Tapos si Kayla po yung kalaban ko sa teleserye. Pero, mas naging close po kami, Nay. Kasi si Kayla, sobrang bait niya. Sobrang bait. Ang ayos na tao, di ba? Ang tinukausap. Opo, ang tinukausap, Nay. Yung sobrang logical niya kausap, ganon. And she's very good. Yes. Ang galing. Magaling din umarte talaga, Nay, sobra. Tahimik lang yung bata, pero selosa siya. Selosa siya yung bata. Oo, selosa yung baby kong yun. Ang cute! Oo, alam ko ba na nagsiselosa, halika dito. Ang cute! Nay, actually, sa kanya kita tinatanong. Nung time na kasi magka-work kayo sa Linlang. Sa Linlang. Tapos sinabi ko na si Inay papasok daw sa amin sa PPP, ganyan. Tapos sabi niya, ay, te, you love her, ganyan, ganyan. Yung kagad yung sinabi niya. Sabi niya, madalas daw kayo magkausap. Oo. Tapos madalas ka daw magbigay ng advice, Inay. Tapos yung madalas ka magkwento daw, Nay. Kwento. Kaya sabi niya, hindi te, huwag ka matakot kay Inay, kaya mo yan. Yung ginaganon din niya ako. Pero yun nga, naka-work ko po siya sa viral. Tapos yun, akala ko din hindi ko siya makakasundo kasi syempre magkalaban yung character namin. Tapos first time namin nagka-work, pero Nay, may backstory din kami. Nung college sa CSB, nagkakasalubong kami lagi. Tapos nag-hi kami kahit di kami magkakilala. Kasi nagkikita kami dati sa VTR, sa commercial. So pag nagkikita kami sa school, parang a familiar face. Hi, mag-hi ka, ganun. So kaya nung nagka-work na kami sa viral, sabi namin, halala mo, nag-hi tayo noon sa CSB kahit di tayo magkakilala, yung ganun. So naging close din agad kami na eh. Tapos ang naging bonding namin noon, kasi lock-in yun eh. So yung naging bonding po, parang si Kayla pupunta sa room ko, magkakape kami, magbabasa kami ng script, ganon. Yung parang memorize mo na yung lines mo today, ganon. So nagtutulungan kami. Ang cute. Ganon po. Saka si Kayla, ang gusto ko sa kanya, alam niya yung boundaries niya talaga na eh. Yung halimbawa, sinabi niyang ayaw na niya. Yung halimbawa, sinabi niya sa akin, sorry, te, antok na ako, tutulog na ako. Tulog na talaga siya. Ganon siya. Ganon siya. Diba? Yung kaya ganun niya magpaalam si na. Papaalam niya. Okay na ako. Naibabalik ako. Kung pero politely pa din. Babasahin ko lang yung script, tapos babalikan kita. Diba? Promise yun. Ikaw promise? Promise. Ganyan siya, Nay. Ako, konti. Ayan na siya, andito na ako. Sobrang sweet ni Kayla, Nay. Tapos yun, naging tuloy-tuloy din po yung friendship namin kahit hindi na kami magkasama sa viral. Tapos, si Kayla, ang dami na niyang nagawang show. Ang dami ha. Diba, Nay? Tapos ang galing din talaga. Si Joshua. Ayan po si Joshua. Naka-work ko siya sa viral. Doon ko lang din siya first time. Ay, hindi pala. Naka-work ko po si Joshua dati sa telecom brand na commercial. Okay. So, bago pa po nag-viral. Para lahat nga sila nadaanan ko din sa buhay. Kahit hindi pa nag-showbiz, Nay. Ganon. Mabait ba si Josh? Mabait si Josh na, yung gentleman siya sa leading lady niya. Parang alam niya yung ways kung paano magpaka-leading man, yung ganon. Yung so, tutulungan ka niya, yung umaalalay siya kapag yung, diba, pagbubukas ng pinto, yung mga ganon. Oo, nakita ko ngayon sa bata. Very polite naman, ganon po. Sabi, pareho kami yung dialogue, sana magkatrabaho tayo. Sabi niya, sana nga po, magkatrabaho naman tayo. Totoo. Siguro po pag naka-work niyo din si Josh, makikita niyo rin na yung passion niya as an actor. Ganun din. Anong wish mo for yourself? Sana kayanin ko na matagal din tong showbiz industry. Kasi ito yung gusto kong trabaho talaga, yung umaarte ako. Parang dati kasi naisip ko, kung mag-o-office ako, na-try ko eh, nag-OJT ako ng human resource, diba? So na-try ko siya, parang sabi ko, hindi ko ata kaya yung same routine everyday, ganun. Oo, mahirap. Eh, sa acting kasi, nagbabago lahat, diba, Nay? Diba? Everyday, iba yung nangyayari, yes. Diba? Tsaka, everyday, masusubukan mo yung sarili mo. Yes, totoo yun, diba? Nay. As in, parang reset everyday, di ba? Masasabi mo sa sarili mo, kaya mo to, kaya mo to. Totoo yan, Nay. Masasabi mo sa sarili mo, tapos sa salamin, kakausapin mo, huwag yung angulo na yan, hindi ka maganda dyan. Nay, totoo yan. Yung kinakausap yung sarili mo sa umaga minsan. Ako dati, nung viral, nung laban na laban ako doon, sinasabi ko talaga na kaya mo to, lalaban ka today, magbibigay ka. Laging ganun yung iniisip ko. Sana maging successful din dito sa industry pa din, magtagal ako. And syempre, in the future, sana maging maayos lahat. And yung
kahit sa personal life ko and sa showbiz life, sana mapagsabay ng maayos. Yung ganun. Adelia, magno-novena tayo. Tama, inay. Diba? Yung may balance. So ngayon, anak, may ginagawa ka bang bago? Opo, Nay. Ayan. Opo. Imbitahin natin sila. Yes, sana po mapanood nyo yung Bagman. Pero wala pa po eh. Hindi pa po alam kung kailan ipapalabas. Pero kasali po ako sa Bagman. Abangan natin. Opo. Ayan. And, siyempre, nandun si Arjo. Yes. Diba, anak ko? Kaya panoorin niyo po ang Bagman. Opo. Sila po yan ni Miss Judy Ann Santos. Oo, ayan. Tapos ang swerte kong naisali din po ako dun. Ayan, diba? Tapos may ginagawa din po akong horror movie ngayon, yung Near Death. So pag natapos ko na po, ipopromote ko din. Ayan, oo. Magigest ka ulit dito. Yes, Nay. Oo. Sige po. Dito diba? Po ulit. Ang bilis ko sa alas 4. Yes, Nay. Ang mga anak ko to eh. Siyempre. Diba? I'm sure nagustuhan niyo po yung aming topic for the day. At ang daming ho ninyong nalaman tungkol kay Charlie. Kaya po sa inyong lahat, dito po lahat sa ilalim ang gagawin ninyo. Kaya maraming salamashte. Yay! Thank you so much, thank you, Charlie. Nay. Thank you very much. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.